lilipat. Baka ikaw na ang susunod na puntirya sa Target on Air ni Rex Cayanong. Balik ko tayo mga kaibigan at ang tumpak na oras hatid sa inyo. Oras hatid sa inyo ng Ford Ranger Raptor. It's born ready for anything. Kanina ho, meron hong tumawag sa amin at kumbaga ito ay malapit ho sa programa ho natin. Kumbaga lagi ho siyang nakikinig. At ang service ho ng kanyang trabaho, motor. Kumbaga ito ho yung main na pinag-uusapan ho ngayon. Dahil sabi ho niya, Rex, napanood ho namin sa segmento ni Rene Santa Cruz ho, ng DCWB. Na para bang kontra ho siya dito ho sa mga motorista ho. Ito sabi nga nyo, mula ho sa 831 ng Tanay Rizal, Rex, sana kausapin na lang, kausapin ni Rene Santa Cruz sa mga motorcycle company na i-design nila sa single ang upuan para hindi ho siya iyak ng iyak ho dun sa programa niya. Ito, mag-asawa ho kami, Rex, pareho kami nagwo-work. Gusto po ata mag-commute ang asawa ko o ako mag-motor imbis na makatipid sa gastos. Isa pa, yung isa ay mamamasahe araw-araw balikan. Ano ba iniisip ni Rene Santa Cruz? Ito naman ho, umuwi ka na sa Batangas at magkalabaw ka na lang. Taga Batangas pala ho si Rene Santa Cruz. Alam nyo, maging NMAX Philippines, may comment sa atin. Sabi niya, ano ba pinagsasabi nitong matanda na to? Hindi ba niya alam ang design ng motor pwedeng angkasan? Kasi ho, nireview ko ho yung programa ho ni Rene Santa Cruz. Pinanood sa akin ng aking segment producer tsaka program director. Kanina ho, bago ho dito sa pagsalang ko ho, ang punto libista ho doon ng mama, eh yung company ho nung Angkas. Diba? Kumbaga ginawa lang ho collateral ho yung mga motor ho. Diba? Para hindi ho ganong maamoy ho ni Juan de la Cruz. Bagamat kapag ka ikaw eh malalim ho mag-isip ho, ang joyride ho na andun ho yung kanyang ano eh. Inasabing eh, eh teka, dito tayo sa Angkas. Diba? Yung punto hong Angkas, diba? Kung babalikan nyo ho, naandun ho yung diin ho ng banat ho ni Rene Santa Cruz ho eh. Kasi ho, ang kaso, eh nasa 20,000 member na ho, kundi ako nagkakamali ha. Base ho dun sa datos na nakalap po ng aming stop po. At ito naman hong joyride, eh nasa 5,000 ho. Sa madaling salita, joyride, tsaka company ho ng angkas, naandito ho yung usapan eh, di ba? Kumbaga ho dito, namangka ho si Rene Santa Cruz, Angkas versus Joyride. Diba? Yun ho yun eh, kung re-revisahin nyo ho. Sabi nga ho sa Batangas eh, kailangan revisahin mo yung papel eh. Baka ho, meron hong palusot ho eh. Teka, ano yung weteng? Hindi ho. Kung pag-aaralan nyo munang mabuti ha. Naku, ito napakaraming text ho. Ako, Rex, wala akong kakayahan na bumili ho ng kotse. Pero base dun sa napanood ko sa programa ni Rene Santa Cruz, parang pinipigilan kaming umangkas sa motor. Eh kung bigyan niya ho kami ng pera, mas maigi ho, pambili ho ng kotse. Ito, sabi naman ho na isang ano, ng isang ano to, ha? Kumakarera ko, Rex. Ako talaga, ni minsan hindi ako nag-angkas eh. Kasi ho, pangkarera ho itong motor ko. Iba naman ho ang opinion ho nito. Tama ka, Rex. Napanood ko nga kahapon at shinare ho sa aming group chat. Kami mga racing antipoleños. Ang sama naman ho ng tabas ng dila. Bakit kailangan ipagbawal yung pag-angkas? Samantalang noon pa man ho, dinesign ho yan ng motorcycle company. Maging sa LTO ho, hindi ho pinagbabawalan ho yan. Sabi naman ho ng 129, Rex, anong klaseng opinion ang ginagawa ng matandang si Rene Santa Cruz? Alam ba niya sinasabi niya? Pasakayin ko kaya siya ng motor para makita niya na pwedeng angkasan. Daming nagagalit ha. Isa pa yan, si Senador, si
Sinong senador, ha? Yung nag-design ho anang plaka na maglagay daw ho sa unahan. Eh si ano yan? Dick Gordon, di ba? Ito, binabasa lang ho namin, ha? Yung mga komento. Member ako ng NMAX Philippine Carex dito ho sa Pasay City. Wala na akong masabi kay Karine Santa Cruz, tumandang walang tinali. Hindi ba niya alam na ang motor ay pwedeng angkasan? Eh kasi ang binag-uusapan ho dito, company ho ng Joyride, tsaka ho company ho ng Angkas. Pero dun ho sa Angkas, naandun ho yung punteriya ho ng mama eh. Pero dun ho sa Joyride, pwedeng yun ho ang kumamot ho ng likod ho dun sa mama. Kumbaga palit ulo, yung Angkas ho, eh yan ho yung collateral damage ho. Ngayon yung mga motorista ho, dito ho nag-react. Pero kung re-reviewin ho natin, eh sabi nga ho eh, ayos na ho ang buto-buto, basta mag-joyride ho kayo. Huwag kang maglilipat, baka ikaw na ang susunod na punteriya sa Target On Air ni Rex Cayanong.